Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video mga katropa ay ituturo ko sa inyo kung paano naman magparami or magpropagate ng ating mga aglaonema. Wow. Alam ko na napakarami dito sa inyo, kagaya ko, ang mahilig mag-collect or mag-alaga ng mga aglaonema or evergreen. Ayan. So gaya nga ng sabi ko, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magparami ng mga ito. So, come on guys! Okay, so syempre, ipapakita ko muna yung mga collection natin. Ayan. Wow! Ito si Avocado Big Roy. Tignan nyo naman ang kaganda. Tignan nyo naman po kung gaano kaganda. Ayan. Common lang po siya, pero for me, ay gandang-ganda po ako sa kanya. Ayan. Hindi po siya leggy. Ayan. So, isa po ito sa mga gustong-gusto kong aglaonema. Meron din po tayo dito si Red Hong yan. Ayan. So, nasa maliit na pot lang po siya. Dahil andito po siya sa aming garden, J Gardens & Co. Ayan. So, gustong-gusto ko rin po siya. Hindi siya maselan. Ito din po yung isa sa mga gustong-gusto ko, si Pink Legacy. Ayan. So, nasa maliit na pot din po siya. Kasi, itong mga ito ay ipino-for sale po namin ang mga to. At the same time, may mga collections din po kami sa bahay. Ayan. So, diba? Napakaganda. Okay. So, ngayon, ang pinili ko po na ipopropagate sa videong ito ay yung mga leggy, yung mga matatangkad na nasa ibabaw yung kanilang dahon. Ayan. So, namili po ako sa garden natin ng mga leggy aglaonema at yun po ang ating ipopropagate. Ayan. So, ayan. Ito po yung sinasabi kong leggy. Ayan. So, ito, ayan siya. Kailangan na po nating putulin para mapaganda po ang aglaonema na to. Kasi ayan o, ayan, natutumba na siya. Ayan. So, hindi na niya nababalanse yung kanyang sarili. Kaya, ang gagawin po natin dito is putulin lang. Ayan. Ito din po, si, yung naputol po natin kanina ay si Cochin. Ito naman si Pink Sapphire. Ayan. Ayan. Okay. And then, ito naman po ay si Boxer. Ayan. So, namili lang po ako ng apat na aglaonema na ating ipopropagate. Ayan. Ayan. Okay, so, ayan na po. So, wag po kayong matatakot na i-cut po sila. Ito po ay lalong gaganda, mga katropa. Ayan. Ayan. So, ito si Pink Lipstick. Ayan, naputol ko na po siya. And ito naman ay si Cochin. Ayan, napakaganda ni Cochin, di ba? Ayan. And then, ito si Big Roy. Ayan. So, mas gaganda na po sila ngayon. Ito, si Boxer. Ayan. So, okay. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4 aglaonemas. Ayan. Then, later, itatanim po natin ang mga yan. So, itong naiwan, dito nag-cut po tayo, ay pwede pa po itong i-cut. Ayan. Pwede pa po natin silang i-cut. Okay. At mas dadami po sila, mas gaganda. Ayan. So, ganito po yung pag-propagate. Ayan. Ayan. One. Ayan. So, yung naiwan ay tutubo po pa rin po ito. Ayan.
nagtutubo pa rin po sila. Okay, so meron na tayong nakat na dalawa. Ito, pwede pa po nating ikat ito. Ito. Okay. Yan. And then, ito naman, meron pa o. Oh. So, pwede nating ikat pa nga ng dalawa eh. Yan. So, wag na wag po kayong matatakot kasi dito po ay tutubo ulit po ang ating aglonema. Ayan. And then here, pwede rin tayong mag-cut ng dalawa. Ayan. Ayan. So, ayan na po. Oh. Okay. So, apat na yung kanina and then may naiwan ulit apat. Okay. And then, itong mga nakat po nating stem nila ay pwede ulit nating itanim. Ayan. Okay. So, ngayon, itatanim na po natin dito. Okay. So, ang ating potting mix ay 50% na bulok na ipa. And then, 30% na coco peat. And then, 20% naglalagay pa rin ako ng soil or garden soil. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo mga katropa kung paano sila itanim. Ganyan lang. Ayan. So, itatanim lang natin. Butasan natin. And then, itusok lang. Ayan. Butasan. And then, itusok. Butasan. And then, itusok lang natin sila. Ayan. Okay. Later, ipapakita ko po ng mas malinaw sa inyo. Ayan. Okay. So, ayan po. Ganyan lang po ang pagpropagate. Ayan. Wow. So, ayan. After siguro mga isang buwan or 3 weeks ay makikita na po natin ang kanilang pagtubo. Ayan. Okay. So, ngayon po ay itatanim na po natin itong mga kinat natin na ganito. Ayan. So, diba dumami na ang ating mga aglonema? So, yung soil ulit na gagamitin natin ay the same lang po. Ang ginagawa ko, dahil ilang years na rin akong nag-aalaga ng aglonema is 50% po talaga na bulok na ipa yung ginagamit ko. 30% na kukupit and 20% hinahaluan ko pa rin ng soil. Pero sa iba po, wala na silang ginagamit na soil. Bali, 70% na rice hull and 30% na kukupit. Pero sa akin po, gamay ko pa rin yung paglalagay ng 20% na garden soil. Ayan. Okay. At sa pagdidilig naman po, kahit once a week lang silang diligan. Ayan. Hindi po sila mahilig sa tubig. Kasi pag na-overwater po sila, ay pwede silang matunaw. Ayan. So, makikita nyo yung mga leaves po ng ating aglonema pag na-overwater ay tunaw. Ayan. So, lalambot bigla-bigla po. Ayan. Ayan. So, ayan. Diba? Ang ganda. Ang galing. Mabilis lang po ang magparami. So, meron tayong 4 na mother plant ng aglonema ngayon nung nakat po natin sila. Huwag po kayong matakot mag-cut ng mga aglonema. Yan. Nung nakat po natin sila, ilan na? So, yung may ugat na naiiwan, we have 4 na. And then, eto, yung sa top cut po natin, we have 4 again. And then, yung mga stems na nakat natin, nakakat po tayo ng 7. Ayan. So, 4 plus 4 plus 7. Meron na tayong 15. Ayan. Diba? So, ganun lang po ang gawin ninyo sa inyong mga aglonema. Okay. Kung gusto nyong magparami po. Yeah. And remember, mga katropa, huwag nyo po silang ilalagay sa direct sunlight. Dahil sa shaded area lang po ang ating mga aglonema. Okay. Yung pataba po natin sa ating mga aglonema ay pwedeng Osmo po. Ayan, may mga no-order pong Osmo po. Ako po, ang nilalagay kong fertilizer po sa ating mga aglonema ay meron po akong ginagawa ding organic soil. Yun po. And gumagawa rin po ako nung eggshell as fertilizer. Calcium po kasi yun. So, ayan na mga katropa.
Okay, so ito na yung tinanim natin na top cut. Huwag kayong matakot kasi hindi po ito mabubulok. Yan. Hindi na po natin didiligan dahil mamasa-masa po yung soil na ginamit po po dito. Yan. So, ito pa po yung isa. Yan. Yan, diba? So, naparami na po natin ang ating mga aglonema. Ayan mga katropa, tapos na naman po tayo sa ating pagpropagate ng ating mga favorite na alaga. Walang iba kundi ang mga aglonema. Ayan. So, para sa susunod na content po, please follow, share, and subscribe to my YouTube channel, Propa Time mga katropa. And please like and share din ang aming Facebook page, J Gardens and Co. Ayan. Para ma-update po kayo sa ating mga i-feature na mga iba pang propagations in the future. Ayan. So, thank you for now and bye for now. See you in the next video. God bless. Thank you. Siya nga pala, if you haven't already, you can help this channel by hitting the subscribe button para na rin ma-update kayo every time na magre-release kami ng bagong videos, anything and everything about plants. Ayan. So, feel free to comment, like, and share na rin para makatulong kayo sa algorithm ng YouTube para sa pagpaparating namin ng aming mga content. Ayan. Maraming salamat po mga katropa!